again, guys. Ayan, kami nagbabalik ito sa Mytel International Championship at hindi na natin patatagalin pa itong laban na ito. It's a battle between Onyx Indonesia versus Aura Page. Kami pa rin ang magiging shoutcaster niyo for this series. Ako si Ma'am Pinyo Persian and together with me, Kuya Irv. Hi, your guys! Yeah. Isang magandang araw, isang magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. So, ito na yung laban na talaga namang inaantay ng buong mandata, buong tropa natin ng Pilipinas. Aura PH ilalaban sa Mytel International Championship. Kaya kung ako sa inyo, guys, sinishare nyo na tong stream. Kasi pag umabot tayo ng 2K shares, mamimigay tayo ng Starlight ba o no? Starlight, no? Ay, Starlight. Ano, ano pala? Lightborn. Oo. Oh, yes. Lightborn. Kapag ka naka, ano tayo? Basta 20k viewers. 2k shares, epic skin yun. Kapag naka 20k viewers tayo, automatic light born skin yun. Grabe. Tapos yung mga nakakaalam ang ating prize pool dito sa Mytel International Championship is a $14,000 plus the 30,000 diamonds. Maraming nga naman yun. Grabe yun. Siyempre, international kasi, kaya yun yung maganda. So, Onyx Page, mami. Ito na. Oy, naku. Ay nga pala, pre-recap nga pala tayo dun sa first na series na nangyari between Resurgence and Onyx Indonesia. Natusi rin ng Onyx Indonesia yung Resurgence. So, possible kasi nakita natin sa lineup nila, they're more on the YXS, Cyclops, Angela Pink. Kasi sila masyadong na-focus sa mga hard top na madalas natin nakikita. Madalas pa PNK pa nga eh. So, PNK. Pero for Aura PH naman, kilala naman natin si Grid kung paano umawak lang sila. Na end rough siya. Kufli siya. Tawag kay Rafli siya dito pagka nakuha niya talaga yung kanyang Kufra. And yung signature niyang Atlas, isa rin yun. Isa pa rin yun. So talaga namang pagka sinabi mong tank, isa lang siya sa mga pangalang na ano mo talaga eh, na pumapasok sa utak mo. Na pag magaling mag-tank, matik yun si Rafli siya na yun. So, ang ganda rin na first two picks ng Aura Page dito natin, Kuya Irvets. Because of, alam natin na ito yung comfort pick ng dalawang maglalaro din. Oo, comfort nila yung dalawa. And sobrang ano, baka nga lumabas dito yung Layomar dulo ng Aura Page. Kasi yun yung, ano yun yung, dun sila, yun yung pinapractice nila or dun talaga sila sanay na lineup. So, probably si KelVJ dito mag-fighter. Lagi namang ganun yung nangyayari. And, Ling and thumbs naman for the Onyx Indonesia. Tingnan natin kung ano yung kukuhanin ng Aura PH dito. Export on it! Saka nila ilabas yung panggulat nila dun sa last pick. Kaya for the last pick, bitwa daw pa. Sino yung dumaan dun? Nakita mo rin yung teka, oy. Nagulat. Guys, busy lang talaga yung aming mga ano. Busy lang talaga halos lahat ng mga tropa natin. Oh, may dumaan daw. Sumisilip-silip po! Sumisilip-silip po, swaring po. Your team is banning. Ang gamit niya, naka-clear yan. Oh! Yan. Habang isensilis, mga kaibigan. So, Angela, napansin ng Aura PH na Angela pick or sa Angela, doon sila masanay. Kasi Angela offin yung ginagawa ng Onyx Indonesia dito. So, Aura PH, banning that one is a really good thinking for that. So, Onyx Indonesia, I think, ba na sila ng mga pores dito? Or Masha, yes? Your team okay din naman nila yan. May makulit. Kaya nila na may mga kumukuha ng objectives para nga naman sa kanila. So, ikaw mami, tatanungin kita, dun sa YSS and Link connection, do you think may hihirapan nga ba ang isang Link dito sa laro natin? Kasi syempre, kailangan i-panel mo yung ano yung YSS tsaka yung Link, pinagsama sa isang game, pinagsama sa isang setup. Parang farming mahirap kasi when it comes to farm, parang madedelay usually si Link. Kasi alam natin na kapag-alaman talaga is yung pinaka-main source ng damage from Onyx. Ngayon kasi ang nangyari, hindi ko maintindihan bakit they have Kufra na eh for the Aura Page. And yet, kinuha pa rin nila yung Ling. So, feeling ko mag-a-atlas to eh. Natatagilid ako na hindi ko pa rin masabi. Feeling ko mag-a-atlas pa ang Onyx Indo if ever. Kasi goods talaga yung Atlas. Atlas Kags, okay yan. Talaga namang pag pumasok yung Fatal Link sa yun yung Overturn and Tempest of Blades ng isang ano, ng isang Ling, eh magiging goods yun for them. Pero Aura PH, dito na nga malalabas yung Leomord pick ni JP.
tingnan natin kung ano nga ba ipapriority naman. Kung ano yung panggugulat. Lancelot? Yes. Ayan, Lancelot para mas mabilis na makalapit dun sa marksman ng Onyx Indonesia. Para maganda nga naman yung bakbak. Oh! Kita mo naman yun, mga kaibigan! Ayun, ang... Sabi ko sa inyo guys, tingin na kayo sa mga background natin. May makikita kayo naglalakad, makikita kayo mga gwapo. Malay nyo naman, next month, ako na yung makita nyo dyan. Kaya, see you soon. Namimiss ko na yung Jubsonatics eh. Jubsonatics na makikita. Uy, si Jubson. Uy, si Jubson. May tinitin naman sa showtime. Ay, grabe yung ilong ko. Oo, sige na, lapad na yung ilong ko. Lapad na yung ilong ko. Ako na yung plat na ilong, kayo na yung matangos na ilong. Ipamukha nyo pa sa akin. Aray ah, sumusobra ka na ah. Ipamukha nyo pa sa akin. Tinatamaan din ako ah. Yun oh, bago may TikTok pa sa bandang Giedli, mga kaibigan. Hindi ka marinig. Buting. Hindi ka marinig, hindi ka marinig. Sorry, na-amit pala. Ayan. Good luck, good luck. Ayan, good luck. So ayan mga kaibigan, eto na simulan natin ang ating game. Number one, it's a best of three series, Team Indonesia versus Team PH dito. And pakilala natin si Lumiere Selva Million or si Raflicia for the Kufra, Kiel VJ naman sa kanyang Esmeralda, JP for the Lancelot, Grid naman sa kanyang Selena, and Kiluwash for the export. So on to the blue side for Onyx Indo, Zanz para sa isang Ling, Razzina for the Atlas, Sasa naman for the Thames, Drian for the Kagura, and Anti-Mage naman para dito sa YSS. Parang nagpapalit-palit sila ng role ngayon, Mino. Napansin ko lang, pero bouncing ball na ibigay dito agad. Napaka-aggressive nga naman ang team ng Aura PH. Mukhang mabibigyan lang si parang atin natin ang nakakuha ng kill for that game number one. Mabilis, mabilis! Anong advantage ng Aura PH dito? Nakuha nila or nabasa nila yung laro or rotation ng Onyx Indo. Yun din yung lamang kapag ka ganito yung situation, nagpagka second game ka. And I know naman na for the Aura PH kasi yung pagkatalo nila kahapon, babawi at babawi sila by this time. Oh, tsaka walang maano, walang madaling laro for the Aura PH. Kaya at talaga pinapasakita nila, talagang nahihirapan lahat ng kalaban, pero Kiluwash dito nanganganib na papunta na yung apat na tropa ng Onyx Indonesia. Pinakawala na si Razzina, pero ka-flicker out lang din naman siya, pero flicker in din naman si Razzina dito. Nakakaban pa kay parang Kiluwash, tignan natin kung mabibigyan, pero abisa laro na connect dito, Grid tumama pa nga din and napatay niya. It's a 1-for-1 trade ang nangyari, pero tignan natin si parang Kagura nakapag alis lang, nakaalis lang dun sa payong, pero abisa laro be connected for this one. So Ling versus Lancelot sa mid lane, talaga namang bigayan kung bigayan, pero grabe yung aggressiveness na pinapakita ng Aura PH ng early stage of the game. Knowing na level 4 na rin si Lancelot, kaya malakas na rin ang loob ng Aura PH kung pagdating sa clash, maglalabanan kasi ng assassin yung makikita natin. And Ling din naman is naka-level 4. So ang nangyari kasi doon sa may bottom lane, inaantay ko kung papasok si Ling kasi mamamatay na si Exburg doon eh. Kaso nagkaroon ata ng miscommunication doon, di pa niniretso. Oh, sa pool na sa pool, tutok bombi talaga namang walang galawan, papayagan si paring Anti-Mage, pero nakapakas bang pero dito si paring Zan, eh makakalaban nga ba Tempest of Blades na ilapag niya laban sa tatlong players ng Aura PH dito. And yun, nabigyan pa nga ni Raflicia at buhay pa yung isa sa mga trope, pero no, Grid will go down. 2-for-1 trade ang nangyari, 4-2 ang ating score. Nabigyan na nga payong yung kuya natin doon sa may Gedli, ika nga, pero doon sa may top lane, ha? Tingnan natin o silipin natin si Esmeralda. Nagkakat lang din naman ng ano, no? Nagkakat ng masarap ang buhay. Masarap ang buhay ni resources. Oo. Grabe, pero grabe. Pero nako, mag-i-steal ata. Ayun! Napaganda naman nun! Napaganda naman na stilan pa. Plus nauntog pa ng bahagya. Pero si JP dito, na fatal links din naman. JP will go down. Pero KelvyJ, lalaban nga ba? Tatlo laban sa lima ang nangyayari sa middle lane natin. Pero yung bottom lane, medyo na okay lang naman. Medyo humihinga pa lang malalim dito si parang Kiluwash. Pero this is the right time for Onyx Indonesia na kuwanin yung Sanctuary or yung ano, yung Cryo Turtle ng ganito kaaga. Pero papayag ba ang Aura dito? Kasi nakaantabay na agad si KLBJ kung sakasakali. Nako, yun na ba sinasaban natin? Pero hindi. Na ano ni Thames? Naharang. Napunta kay Sasa. Na kay Sasa yung ano dito. Yung ultimate dito ng isang Esmeralda. So, nako po. Eh, medyo... Okay lang naman. Lamang yung Onyx Indonesia in terms of pera. Gold. Pero sa kills,
Aura PH pa din naman, pero naku po, medyo lalaban pa din. Direct dun kay Cupra, iyan, maraming salamat. Pero Rasi Sina, mukhang makakatakas. Kasama ng pangalawa niyang tropa dito, pero Last Insanity na ibigay ni Maring Kilowash. Walang tinatamaan, pero okay lang din naman, Adrian. Mukhang babackup dito. Nakita si Paring Grid, Abisa Laron, nag-connect kay Atlas, pero hindi pa nila go-connect yan. Dahil medyo negative nga naman, pero post muna tayo para sa team ng Aura. Yan, mukhang meron tayong connection, no? Connection problem see. Rather, di ba? Para sa Aura PH. Pero ano ang bilis kung kanina nga early game is nakakalamang or yung pagiging aggressive ng Aura and naandun, medyo nakakabawi na ngayon yung yung Onyx Indo. Parang nababasa na rin nila kung ano yung rotation na kayang gawin or gagawin ng Aura PH dito. Kasi ito, Mia, yung sinabi natin kanina nung unang-una, yung 1-2-2 setup, kasi may maiiwan na stage. Siguro ang balak ng Onyx Indonesia dito, early stage of the game, mag-farm lang na mag-farm, o kuwanin lang ng kuwanin ni Zans or ng Ling, yung mga buff dito, wag niyang bigyan muna yung YSS. Yeah. Tsaka na, bigyan pagka nag-snowball na si Zans. Pero malaking advantage yun na for Aura PH, kasi pwede nilang... Mapugo to si YSS. Though hindi na lang si Ling eh, kasi for now, napakahirap hulihin ng Ling. So, for me, makikita ko, advantage agad nila yun. Sige, targetin na lang natin to si YSS. Para mas madelay sila lalo. Yun sila muna mag-focus for now, di ba? Kasi yun lang yung kaya talaga nilang bigyan. Pero ang problema kasi, nalaman ng Onyx Indonesia na yun yung balak ng Aura PH. Kaya binabantayan na nila yung bottom lane. Isipin mo, Kagura, Atlas, and minsan sumasama pa dyan si Ling para nga naman mapatay si Kilowash. Pero kasi syempre, si Kilowash hindi basta-basta. Isa sa malulupit na offlanes yan. Offlane, yes. Oo, kaya hindi rin nila mapatay. Oh. Alam nyo kung paano tatakas eh. Yan ang kinagandahan sa isang Kilowash. Ayun yung offlane na hindi nila nararamdaman. Pero pag nagparamdam, talaga namang yanig ang mundo mo dyan. Hawa naman yun, Kuya. Pero sa natin, Mami Person, sabihin natin kaya yung giveaway natin for them. Yes. Ayan, sa mga bagong pasok sa ating stream, ayan guys, i-share nyo na nang i-share yung ating stream. Kasi kapag dumami tayo, pag naka 20k viewers tayo, automatic may Lightburn skin kaming ipamimigay sa inyo. And kapag naka 2k shares tayo, automatic epic skin agad yun. Pero as we can see here, na-unpost na yung ating laro, tuloy ang bakbakan pa rin. Tuloy ang boxing dito sa Land of Dawn, mga kaibigan. In anti-mage, may item na rin siya, medyo masakit na rin naman yung damage na. Pero ato si Kilowash kasi hindi papayag ng ganun-ganun. Tingnan mo, kinukuha lahat sa kanya. Wala akong pakialam kahit napakarami nyo. Basta kukuwanin ko yung objective na kinukuha mo. So, nagiging maganda yun for Kilowash. Yun ang kinagandahan sa isang Kilowash. Pero doon sa may middle lane, Kuya Arva, ang inip na nangyari. In-RKO yung hangin, ha? In-RKO yung hangin dito ng Onyx Indonesia. Pero papunta rin naman pala si Paring JP. So, pwede nilang gawin yan. Wala na rin namang fatal links ang isang Atlas dito. Kaya if ever, pwede sila mag-engage to a team fight. Ang kinagandahan kasi na, kinagandahan sila, na-dodge niya yung fatal links ni, kanina ng Onyx. Ito na. Nakakuha na si Zans dito. So, napakaganda namang payong kaibigan nun para kay Drian. Pero JP dito, mukhang mabibigyan. Tempest of Blades na ilapag. And si JP talaga yung nasa target list nila dito. And Grid lalayo na nga lang. Mukhang makakatama pa ng Abisa Laro. Pero tingnan natin kung makakatakas nga ba. Pero PLVT nakabantay lang naman sa paring gilid natin. Pero tingnan natin si paring Grid kung makakatakas. No, sir! Hindi talaga mabibigyan. Pero Fatal Next na connect sa dalawa. Pero lalaban nga pa si paring Kilowash dito at si paring Rafflesia. Yung top lane natin medyo nahihirapan din kasi nagtago na lang muna si KelBJ dun sa mga tagong lugar. Hindi pa na out. Tapos ang laban, Kuya Ermanos. Or mabibigyan na ata. Pero hindi pa rin papayag. Hindi papayag ng ganun-ganun lang. Uy, na flame shot! Flame shot para kay Kilowash. Buhay pa rin ng laban. Buhay pa rin sa X-board natin dun, Kuya Erm. Pero magsi 6 minutes na tayo sa laro. 5-4 in favor pa rin dito sa Onyx Indo. Pero hindi pa rin papayag. 3K gold lead lang naman yung lamang naman Pilipinas pa rin. Pero si LBJ, nalaban naman sa dalaba dito. Rafflesia for the backup. Bouncing ball na ibigay. Tempest of Blades naman para sa kanya. Pero labagan na nga. Mukhang makakapalag pa rin sila dito. Naubusan ng buhay si Rafflesia. Susunod pa nga si paring KLBJ. Mukhang mabibigyan. Abisa Laro nag-connect dito sa isang Thamos. Mukhang mababurst down nga ni paring JP. Pero lalayo na nga lang dito. Pero si Zans, nakatago dun sa bush. Si Rasi Zina, mukhang mag-i-engage sa teamfight. Pero kinabahan siya kasi tatlong players yung mga kalaban niya. Yes, naku. Tama naman yun. Delicates pa ata si Rasi Sina. Gustong diretso yung pa ata. Oh, still pa ata.
JP, running out of life, makakatakas yaba, pero nakakuha pa rin siya ng red. Yun yung maganda doon, kahit papaano. Pero last insanity dito sa bottom lane, anti-mage versus Killwash. Talaga namang matindi ang laban. Tara, pupuntahan na ni paring Greed, talagang babantayan niya na kasi kailangan rin lang puguin eh. Puguin kung puguin talaga si YSS dito. Pero Fatal Next nag-connect kay Greed. Mukhang mapapayungang kaibigan. Pero yun na nga yung naibigay. Flicker out para kay Killwash para madodge yung ganyang overturn na naibigay. So for this one, lamang ngayon yung Onyx Indonesia ng 4,000. Pero pause muna tayo for the Timora PH. Mukhang nagkakaroon sila ng problema ngayon. Ngayon oh napapansin ko, Kuya Irv, yung Ling, nakikita ko na na ito yung plano nila siguro. Ayun yung potential nung Ling, oh. Nakita mo na yung potential nung Ling. Ilang best na nakita natin sa clash na naandun si Ling, pero nawawala si YSS. Kumbaga, nakukuha ng ni Ling kung ano yung resources doon sa kabila. The same time, nakakakuha ng kill, so mas uma-ahead sa gold lead. So, nagkakaroon ng chance, eto si YSS pa na makapagpa-item. Yun yung sinasabi ko sa iyo kanina, early stage of the game, yun talaga yung gusto nilang gawin. Bigay kay Ling, tapos pag nag-mid stage na, pag medyo kaya nang mag-invade ni Ling ng buff dito, that is the right time para kay anti-mage na kumuha ng mga bagay-bagay. And kasi, napaka-safe kasi, para sa akin ha, napaka-safe kasi ng pickings ng Onyx Indonesia. Mag-fail man yung king nila, hindi mag-fail yung pangalawang backup damage nila. Tsaka napapansin ko, Kuya Irv, ang only way kasi or pwedeng mag-counter lang sa kanya is the Kufra. Laging wala doon si Ling. Ang pinupugo niya is kung saan wala si Kufra. Yun. So automatic, kapag nagka-clash nga naman, right na nandun, kaya niyang pumatay. So kaya niyang ilapag yung Tempest of Blades na nang walang pumipigil. Kasi walang pumipigil. Doon siya lumalayo eh. Oh, kapag iba yung tumatapat sa kanya. So, alam niya kasi yung ano, alam niya yung sakit nung ibinibigay ni Kufra or ni Rafisha sa kanya. So yun yung kailangan nating nanurantabayanan ng Aura PH. Kaso nga lang kasi, problema, kung hahabulin naman namin kayo, kung ikaw yung itatarget namin, may YSS pa kayo eh. Saka may Kagura pa. Yung Kagura din eh, nagulat sa, na, parang nagulat sila sa damage kasi may yin yung overturn. Kung crowd control at crowd control, nasa kanila lahat eh. Apat sa kanila may crowd control, Fatal Links, yes. Tempest of Blades, may damage, lahat AOE pala, lahat area of effect. So halos lahat nung mga skills nila, matatamaan lahat ng players dito. Ultimate ni YSS, Fatal Links, yan yung overturn, Tempest of Blades. Diba? Yes. Tapos pag may nakawala-wala pa sa gilid, nandun si Tams, para nga naman mamulis. So, for the Aura PH, kailangan pa nilang talagang bigyan ng pasakit tong si Ling eh. Pag natanggal nila yung Ling, si Anti-Mage na lang yung magiging problema nila dito. Pero tingnan natin yung bottom lane, kumukuha na or binabasag na ng Onyx Indo yung bottom lane natin. So mega kill na, upcam kill pa. 5.4k kasi pera niya dito, papunta na siya ng Berserker's Fury, meron na rin siyang Endless Battle and Raptor's Machete. So medyo malaki na rin talaga yung pera ni Sans dito or ng Ling. So nag-i-scale up lahat ng pera nila, yung kalama sa Torre, 4-0 na diba? So talagang aangat at aangat. Direct pating na ko item ni JP kung ano. Kasi masyado napansin kanina. Item ni JB dito, so kung sino man yung makikita niya, automatically mapapatay din, din naman. So dalawang 5k or tatlong 5k dito for the Onyx Indonesia, pero Fatal Links nagkorek naman mga kaibigan. Last insanity na naibigay kay Razzina, pero Sans mukhang papasok, lalabanan pa nga ba dito? Pero tingnan natin kung Tempest of Blaze inailapag. Yes, nailapag niya, and talaga namang napakabilis ng kanyang gamay. Tatlo sa mga player dito mukhang mabibigyan. Sasa naman doon sa bandang gilid, talagang inuubos ng Onyx Indonesia. Grabe, yung tropa dito ng nasok na sa loob, pero nakakuha pa rin sila ng kill. KLVJ hindi papayag ng ganun-ganun lang. Pastosa na yan, hindi kami papayag ng ganun. And eto na si paring Rafisha, mukhang walang naabutang buhay. Pero 10-7 ang ating score. 2-4-2 trade ang nangyari. Tingnan-tingnan rin ang Aura PH kasi yung wave ng yung minion wave ng Onyx Indonesia is tumataas. Isa rin yan sa pasakit or magpapadelay sa Aura PH. Kumbaga, ito na yung kalamangan eh. Nandito na yung sinasabi ng momentum ng Onyx Indonesia. Nakuha pa ni Greed, guys. Nag-abisal araw, tas tinamaan. Last hit na yun. Lumiliit lumiliit ngayon yung mapa ng Aura PH. So, kailangan talaga nila matarget dito si Ling. Kaso ang problema, paano namin kayo papatayin kung ganito yung setup na nakaabang sa amin? Oh, na-earlyhan talaga yung tropa dito. Though, umano naman eh, okay naman yung laro nila nung early. Kaso medyo
ano nga, nahihirapan na din sila kasi sobrang likot ng Ling eh. Then wala rin naman silang pangkuha dito. Saktong si ano lang, si Kufra lang. Pero yung top 10 na naman, mukhang lalaban. Tingnan mo si Sasa, talaga namang medyo masakit naman ang kanyang buhay dito. Pero nasalya ni parang Craftisha. Pero walang backup damage sa galing sa tropa niya kasi wala na rin mabibigay dito. Pero Fatalix na correct sa tatlo. Makapatay pa nga yung dalawa dito. In the Tempest of Blades, Last Insanity, para kay Kiluwash, makakapatay nga ba? No sir, anti-mage dito. Isang tira na lang dito si Kiluwash, hindi pa nabigyan. So dalawa na lang yun natitira sa Aura PH. And yung kalamangan ng Onyx Indonesia, ituloy-tuloy na. Mga kaibigan. Knowing na dalawa na lang yung buhay dito, so mas kampante ngayon yung Onyx Indonesia, napatay pa ni Esmeralda. Kelvin J, di papayag ng gano'n ha? The Third Wonder, di papayag niya ng ganyan. Papalag talaga yun kung papala. Pero Last Insanity mo na tinamahan dito, patay pa rin si KLBJ. Anti-mage, free hit kay Kiluwash. Pero medyo makunat, may immortality pa yan kung sakasakali man. Abay sa laro, hindi magkoconnect dito. And this is the right time for Onyx Indonesia na kuhanin yung Sanctuary Lord. Yes ma'am, mahihirapan na rin kasi yung Aura PH to contest this first Sanctuary Lord natin. At nakikita natin yung damage na pinapakita ni Anti-mage. Pero si Kufra naka-antabay na pero delicates ata kasi medyo malalim ka knowing na naka-antabay na naman si Raz sa'yo. No. Yun na nga eh. Yun yung mahirap eh. Na ano, naka-focus sila dun sa Ling. Hindi nila in-expect na nandun pa si Anti-Mage for the damage. So grabe nga naman talaga yung pinapakita dito and mukhang mag-i-engage. Kaya ba to a teamfight medyo maasim yun para kay Sans dito ha. Tinatalon-talon niya lang. Mga kaibigan. Pero masakit na rin damage si JP, di na biro. Makatama lang si JP, malapitan niya lang yung ano. Para malapitan lang ni JP yung YSS tsaka tong Ling. Mabigyan niya lang talagang yatapi bowlers yan. Pero endless battle yung susunod niyang bubuin dito. Pero ang laki nga ng kalamangan Kuya Irvon, 9.1 compare natin laki sa isang Lancelot, 6.3. So kailangan. Tapos ang pabuo pa lang din siya ng endless battle dito compare dito sa ano na tatlo na yung item. Pero si KLBJ may item na rin. So, kayang-kaya niya rin pumatay. Oo, pwedeng-pwede na yan. Kayang-kaya na nila. Siguro isang magandang setup coming from Raflisha. Magbabago yung takbo dito ng Onyx Indonesia. Kaso, nagiging problema is hindi nga hindi natin makita yung setup or yung galawang Kufra ni Raflisha dito. It's because of nandyan si Rassisina na naka parang on point lagi yung pasok niya eh. Kumbaga, alam niyo kung sino yung tatargetan namin. Tapos, gaya nga na sinabi mo kanina, sa pilit nilang hinahabol si Ling, mas nagbubukas ngayon sa ibang lane etong Onyx. Mas nakakuha rin ng objectives. Tsaka yung YSS, yun yung medyo magiging yung sakit nila ng, ng late game eh. Kasi may damage na rin siya eh. Lord Enhance na, so pwede nang kuwanin ng Onyx Indonesia to. Yun lang yung inaatay nila, yung tamang pagkakataon. Kasi kung sakali mo mag-engage yung aura, pwedeng it's now or never eh. Pwede mo pa silang mabigyan dito kung sakasakali. Kasi may ano may Fatal Links eh, may Atlas eh. So, iba talaga ang laking tulong nung ano nung Atlas promise, sobrang laking tulong nun. Tapos lahat pa sila AoE yung damage. So, talagang for the game number one. Pero hindi pa rin nasuko ang tropang Pilipinas. Kaya pa yang i-defend. Kasi may item na si KLBJ. Tamang setup lang, kay Raflisha na makuha tong mga players na to. Once na gumana yung Raflisha, yakap ni Raflisha sa lima, matik tapos ang laban mga kaibigan. No, yakap ni Raflisha tapos yung talon ng isang KLBJ natin. Oo, pag yun nag-connect, sabi ko sa inyo talaga, the next level play. Oo, baliktad talaga yung mapa, magugulat kayo. Pero ngayon, kailangan i-defend nila itong Sanctuary Lord. Problema rin kasi sa ganitong crucial fight na nakikita natin, hindi na rin kasi makapagpa-item si Lancelot. Nahihirapan rin kasi sila lumabas. So, only way magkaroon ng error tong Onyx Indo. Ayun, no. Basag na mga kaibigan, Last Insanity pinutok agad dito ni Kiluwash para nga naman maklear itong Sanctuary Lord pero medyo malalim na yung Onyx Indonesia for the game number 1 and nabuhay pa nga and patay na agad si Kiluwash and Tempest of Blades na ibigay dito mga kaibigan, tingnan natin kung makakapasok pa nga sila pero Fatal Links na connect na naman sa apat na players and the game number 1 ay mapupunta sa Onyx Indonesia. Nahirapan when it comes to the crowd control yung Aura PH kasi gaya nga na sinabi natin, ang kailangan mong puguin dito or ang kailangan mong targetin for the early game is the Ling. Gaya, yung tanong natin kanina kung paano yung magiging farm na gawa or na-execute ng Onyx Indo. Oo, nabigyan nila ng ano, nabigyan nila ng tamang position dito si, ano, si YSS. And syempre well played pa rin dito para sa team ng Onyx. Pero nakita naman natin kung paano ginrain talaga ni ano
ni KelVJ. Kasi isipin mo nakaka-apat na item na siya. Though hindi naman siya nakakapatay ng ganun, pero nakakakuha siya ng item with the nakita mo naman 8.2 kayang pera dito ni ano ni KelVJ and si ano rin si Kiluwash. Eh talaga namang sagad sa pagtulong dun sa top lane and bottom lane nila. Medyo nahirapan lang talaga yung mid lane nila kasi nandun na kasi yung damage lahat eh, AOE. Ang lahat bilis dito sa Onyx, sobrang bilis ng naging rotation dito for the Onyx. Pero tingnan natin sa ating game number 2 guys kung magkakaroon pa ba tayo ng game number 3. Pero ako, gusto kong magkaroon ng game number 3 kasi syempre hindi papayag ang Aura PH ng ganun-ganun lang. Syempre kami pa rin naging shoutcaster niyo mga kaibigan, Kuya Irv and Mami Persian. Kaya don't go away, Mitel International Championship, we'll be right back.